para naman sa ating mga distributor type na sasakyan, bunutin nyo lang yung high tension wire at makikita nyo na yung spark plug. At gumamit lang kayo din ng tools na specific sa spark plug natin na size. Pag nagtitesting ng spark plug, kung gumagana ba o hindi sa ignition coil type or individual coil, tanggalin nyo lang yung bolt na nakakabit sa ignition coil, then bunutin nyo kung mag-iiba yung performance ng makina. Pag nag-iiba ang performance ng makina, ibig sabihin gumagana yung spark plug mo or ignition coil. So ngayon, kung hindi naman nag-iiba yung performance ng makina mo, parang hindi siya nag-a-action na mamatay, so ibig sabihin may failure doon sa spark plug mo or sa ignition coil mo or other causes niya. Ito'y tips lamang sa mga pag-check para lang ma-confirm nyo kung anong sira mismo ng cylinder na nagmamalfunction. Ang gagawin nyo, ililipat nyo yung, halimbawa, cylinder number 1, yung nagmamalfunction, ililipat nyo sa 2, yung ignition coil. Kung papunction yung ignition coil dun sa 2, ibig sabihin okay yung ignition coil mo. Then, tanggalin mo na naman yung spark plug mo, ilipat mo sa 2. Pag gumana yung spark plug mo sa 2, ibig sabihin okay yon. So ngayon, ang gagawin mo na naman, dahil yung number 1 nagmamalfunction, i-check mo ngayon ang compression. Ang compression ng cylinder number 1 mo. Pagkatapos mong ma-check, okay naman yung compression mo, then i-check mo ngayon ang linya ng injector mo. Okay naman yung linya ng injector mo, pag-check mo, then tanggalin mo na yung injectors mo, then ililipat, ipapacheck mo sa calibration center kung ano nang status ng injector mo, internal parts ng injector mo. Either kailangan lang siyang i-cleaning or need to replace. Kung magsabi naman ang calibration center na okay ang injector mo, kailangan mo nang ipapacheck yung ECM mo or electronic control module. Kasi may tendency din yan na nagmamalfunction yung IC niya. Ipapacheck mo din yung ECM mo sa certified nag-aayos ng ECM. Hanggang dyan lang yung video natin at maraming salamat sa inyong panunood. At don't forget to subscribe our YouTube channel. At huwag kalimutan magkomento kung anong gusto nyong video at malaman sa automobile.